So ayan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. Yung gagawin natin ngayon, isang Sharp 32 inches LED TV na nagbiblink lang. Nakikita-kita yung indicator niya. Nagbiblink. Continuous yan. Wala siyang ano, yung bilang. Basta sharp ganyan. Ibig sabihin yan, meron siyang lamp error. Kapag ganyan trouble, hindi kailangan na i-reprogram kaagad yung kanyang memory o palitan ng main board. Kailangan i-analyze muna natin kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya nagbiblink. So, ang una yung gagawin kapag nagbiblink na ganyan, kailangan pasukin nyo muna yung service mode. Ito kasi nirekomenda ng isang technician na palitan daw nila ng main board. Galing ito sa ano rin, technician din yung may-ari nito. Wala daw siyang pang-reprogram, dinala sa akin. Pero ngayon, susubukan natin gawin ng hindi na natin nire-reprogram. Bale, ang una natin gagawin na step, pasukin natin yung service mode. Yan mga bro. So, bubunutin ko muna. Tapos mga bro, ang gagawin nyo lang, i-hold nyo yung volume down at saka yung input. Ayan, input. Pagka in-hold nyo yan, press hold yan. Press and hold. Bali, i-press nyo, tapos huwag nyo bibitawan. Isaksak nyo. Ang mangyayari, papasok. Mapapasok natin yung service mode. Pag pumasok yung service mode niya, bali yung kung wala naman talagang sira yung kanyang backlight o backlight driver, makikita natin yung display natin ng maliwanag. Pero kung walang display o maputla yung display, ibig sabihin meron tayong sira sa backlight. So, pasukin natin muna yung service mode niya. Yan mga bro, ipipress ko yung volume down tsaka yung input. Tapos sasaksak ko na. Kanina nakikita natin continuous blinking. So ayan, ngayon nag-green siya. Ayan, binitawan ko na dahil nag-green na yung display. Ayan, ewan ko kung naaninag niya, parang meron siyang raster, di ba? Ibig sabihin, meron pa yung backlight na nag-on. Kaya medyo naaninag natin yung kanyang display, yung kanyang raster. Ang kitang-kita naman sa camera natin. Bagamat ano, madilim talaga. Diba? Pero meron, naaninag natin yung raster. Ayun yung makikita natin. Oh. Malabo lang. Pasukin natin yung, ay makikita nyo yung button, i-enter natin yung press natin yung volume down tsaka channel down sabay. Tapos yung ayan, mapasok na tayo sa service mode. Press ko na mga bro. Ayan. Tapos gamit tayo ng remote. Ayan, makita nyo lamp error. Bali sa page 9, i-off natin yung, andali, pasukin natin yung page 9. Ayan, yung LERR stop, gagawin natin 1. Para hindi na mag-blink yung ating, ayan, naka-1 na siya. Sa, ano yan, page 9. Naka-1 na siya. Tapos yung EEP clear natin, i-on natin. Ayan, EEP clear, on. Ayan, naka-on na siya. Pwede natin bunutin. So, maliwanag na yung dahilan kung bakit siya nagbiblink ay yung kanyang backlight. O kaya yung backlight driver niya may sira. So, try natin ni Saksa kung magbiblink pa.
Ayan, naka-red siya. I-power on natin. Yan, nag-green na. Yun, lumabas na yung raster natin. Ayan, naka-green. So, hindi na siya nagbiblink mga bro. Bali, ang dahilan kung bakit siya nagbiblink, yun nga, yung backlight natin may sira. So, buksan natin, check natin yung backlight. So, ayan mga bro. Nabaklas ko na yung panel. Bali, ito na lang reflector ang babaklasin ko. Medyo natagalan lang ako sa pagbaklas kasi yung panel ay nakadikit kabilaan sa ilalim tsaka sa taas. Meron pang dikit. And kung kayo magbabaklas niyan, pwede namang sikwatin yung pagdikit. Gamit kayo ng plastic na manipis. Ako ginamit ko ito. Ayan. Para matanggal niya yung dikit. Manipis na plastic lang. So, tanggalin ko muna ito tapos pwede natin i-test yung mga backlight niya. Kung meron nga ba talagang pundi. Yun, okay yung isang, okay naman yung isang strip. So yung sa gitna. Ayan, okay din. Ayun. Yung sira niya, ayun, kitang-kita niya. Bali ang sira niya pala itong isa na to. Ayan mga bro, makikita niya. Itong dalawa okay. Tapos yung isa. Bali ito yung sira niya mga bro. Itong isa na to. Dahil yung isa na kumukra pagka ayan o. Siya yung sinuplayan natin. Liwanag pa niya. Pag dinamay natin yung sa dulo, ayan, kurap-kurap siya. Diba? Minsan hindi naman, hindi siya totally pundi, bali, minsan nakaangat lang. So, papalitan natin, lahat na ng backlight mga bro, ang papalitan natin. Para sigurado tayo na tatagal yung ating gawa. So, skip ko na mga bro, tapos, total na ituro ko na rin paano magpalit ng backlight kahit na hindi niya kamatch. So ayan mga bro, matapos natin mapalitan yung mga backlight niya. Bali, hindi pa natin nilagay yung kanyang panel. Ayan yung panel niya. Testing muna natin kung iilaw na siya. Kung backlight lang ba talaga ang sira niya. So isasaksak ko na total. Kanina naka-power on na yan yung binunot natin. Kung saan na siya magpa-power on yan. Yun mga bro. Ayan o. So, nag-power on na siya mga bro. Possible na talagang backlight lang yung sira niya. So, ilalagay na natin panel tapos i-burn test na natin.
probably okay na siya pumantay na sa guide yung panel natin. Pwede na natin takpan. So ayan mga bro, kitang-kita nyo naman, okay na siya. Bali hindi na nag-weblink. Naka-power on na. So next time na maka-encounter kayo, at least alam nyo na kailangan muna natin siyang i-analyze bago tayo mag-gumawa ng hakbang mga bro. Kadalasan kasi ngayon pag sinabing blinking ang sasabihin sa'yo i-reprogram mo. Pero kung sakaling may sira pa pala siyang iba, kahit na ilang beses mo siyang i-reprogram o magpalit ka ng mainboard, wala pa rin mangyayari. So yun lang mga bro, maraming salamat sa inyong panonood.